Sir Lando. Nasa meeting po si Sir Lando. Sir Lando, meron akong iiwan sa mesa mo, ha? Pakibasa na lang. Importante. Dear Lando, salamat sa lahat ng tulong at pagmamahal mo sa akin. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ngayong wala na tayo, wala na rin saysay para magtrabaho pa ako bilang sekretarya mo. Masakit, pero kailangan ko rin mag-move on. Nagmamahal, Ivan. Walang hiya ka, babae ka. Sinasabi ko na nga ba, nandito ka? Ngayon, alam ko na, ikaw ang kabit ng asawa ko. Eh, ano naman ngayon kung ako ang kabit ng asawa mo? Ano magagawa ng isang balyenang katulad mo? Wala lang. Hahampasin lang kita ng buntot ko. Daduya! Ayoko! Alis ko! Ayoko! Alis ko! Huwag patayin ka ka! Hindi mo pwede magdawin sa akin ng asawa mo! Girlfriend ko po yung kasama, ma'am, at sinasaktan nyo. Kasali po ako sa gulo na to. Ha? Girlfriend mo to? Eh, si Lando, yung asawa ko. Hindi ba ikaw ang kamit ang asawa ko? Ibet, ano pinagsasabi niya? Ewan ko ba dyan? Ikaw naman kasi, Ma'am Josie, ako sa kanang ako sa. Pwede po ba kung may problema kayong dalawa ni Sir Lando, huwag niyo akong dinadamay? Sinabi ko lang naman yun sa'yo sa beach dahil alam ko, magpuputok yung butsi mo pag nalaman mong ako. May boyfriend ka pala? Oo naman, sa ganda kong to, nagtataka ka. Siyempre may boyfriend ako. Hindi ko kasi alam. Eh, sa mga ikinikilos mo kasi sa asawa ko, parang inaahas mo. Ma'am, sorry po ah, pero sana po sa susunod, ma'am, sisiguraduhin niyo muna. Hindi yung sumusugod ho kayo agad-agad para wala sana nagkakasakitan. Nako, baby, thank you ha. Buti na lang tumating ka. Alex, ano nangyayari dito? Sir, kasi ko kanina itong dalawa ko nag-aaway. Sorry, Iveta. Eh, ginawa niyo po akong punching bag eh. Alam niyo, ma'am, hindi ako magtataka kung maghahanap ng iba si sir. Ika na nga, baby. Alis na tayo. Sabi ko sa'yo, ba't dapat di ka nagdududa sa akin? Eh, kasi... Tama na. Naniniwala ka na sa akin.